mic test. Thank you po. Happy Sabbath po. Ako po ay masayang nakabalik dito sa inyo. At ang assignment po na binigay ni Pastor ay napakabigat. Revival and Reformation. Pero napakaganda po at ako po ay na-bless dahil sa requirement na binigay sa akin ni Pastor Bong. Ako po ay pinag-aralan ko talaga, Pastor, dalawang linggo, tatlong linggo, kung ano. Kung paano ginagawa yung revival sa Bible, sa Spirit of Prophecy, at saka yung dapat na maging revival sa in the last days. Tayo po ay mag-pray ng isang beses pa. Our Father in Heaven, we ask, Lord, forgive us from all our sins. We ask, Lord, that you pour out your Holy Spirit to us. We ask, Lord, that you enlighten our minds, that we might understand your word, that your word and your law might convert us, Lord, to be more like you. In Jesus' name we pray. Amen. At yun po, last time na nag-fellowship tayo, kasama ba sila pasto lahat din sa ano? Naibanat ko na sa inyo lahat ng aking sermon. Sabi ko, bakit kaya in-invite pa ako? Binanatan ko na sila ng binanatan last time. So, sabi ko, siguro kulang pa. Pero naubos ko na po talaga last time. Pero mas maganda po yung napipilitan ding mag-aral ng ganito. So, tinitingnan ko po sa Bible kung paano nangyayari yung revival and reformation. Tapos, ang nakikita ko pong idea, kailangan natin makita ng mga tao ng Diyos, makita ang Diyos. Pag nakita ng mga tao ng Diyos ang ating Panginoon, nakikita natin ang kasalanan natin. Pag nakita natin ang kasalanan natin, tayo ay nagsisisi, tayo ay nagpapakumbaba, lalo na pag pinipersecute na tayo ng mga kaaway, yung mga Israelites. Tapos, binabasa, at saka pa, ang isa po pong nakita kong a factor ng revival and reformation sa Bible, kahit nung panahon ng reformation, ay yung pagbabasa ng Biblia. Pag binuksan nila ang Bible, nung panahon ng pagkatapos ng Dark Ages, nagkaroon ng maraming reformation, the time of reformation. Nung nakalimutan ng Israel, nung sila ay nag-idolatry na, nung naalala nilang basahin ang word ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng revival and reformation. At ganun din po ang mangyayari sa last days. Sa atin ngayon, kailangan ito ang napaka-basic number one requirement ng revival and reformation. Ang isa pong nakikita ko sa Bible, lalo na nung sa Acts, nung sa kila Nehemiah, ay prayer. Prayer, lahat ng revival and reformation, walang nangyayaring revival and reformation na walang prayer. At saka confession of sins. Kasi paano nga tayo magre-revival, magre-reformation kung hindi natin nakikita yung ating mali sa ating buhay. At saka ang isa pang nakikita ko ay hindi rin pwedeng mawala sa revival and reformation ay ang Espiritu ng Diyos. Adventism's greatest need, the outpouring of the Holy Spirit. Dahil si Jesus Christ, sabi sa Bible, if I be lifted up, I will draw all men to me. Ang tao daw po, binabasa ko yung book na True Revival, tayo daw pong tao ay hindi tayo magsisisi kung hindi tayo tatawagin ng Diyos sa pagsisisi. Sabi sa Bible, kinukuha ng Diyos ang mga tao upang magsisi. So, ang Holy Spirit ang nagkukonvict sa ating mga kasalanan. Kahit na magsermon ako dito, kahit nagbasa ako ng basa ng Bible, pag hindi ng Holy Spirit tinatawagan ang mga tao sa kanilang mga puso, magtitigas lang ang kanilang mga puso. Parang yung paghahasik ng binhi na lumagpak dun sa matigas na lupa. So, niisip ko, hindi naman pala kasalanan ng preacher yung hindi tumanggap. Kasi hindi naman yung sower ang may kasalanan, Pastor, kung bakit hindi tinatanggap yung salita ng Diyos. Kasalanan yun ng lupa kasi matigas siya. Sabi, narinig ko rin sa isang professor sa IAS. Sabi, pwede naman. Pero nakita ko rin po sa book na True Revival na ang Diyos, ang Holy Spirit, si Jesus Christ, ang nagpapalambot ng puso. Wow! So kahit na matigas yung ating puso na para tayong daan, pwede pa lang palambutin ang soil. Wow! Yung term na fallow ground
sa Bible. So, kailangan mo na mapalambot ang puso, at ang gumagawa po niyan ay ang Holy Spirit. Si Jesus Christ, when I believe, if I be lifted up, I will draw all men to me. So, ang gusto kong number one na topic po ay God. Yung nakikita natin sa Bible, sa ating program, session number one ay God. Gusto ko pong makita natin ang glory ng Diyos. Gusto ko makita ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kasi pag nakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, walang mahirap na revival and reformation. Walang mahirap na revival and reformation. Nung nakita ni Nicodemus ang salvation sa John 3:16, kay Nicodemus sinabi yun, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life." Nung maintindihan ni Nicodemus na ubos ang kanyang pera, alam niyo po ba si Nicodemus ay employee ng religious employee, para siyang scholar ng church? Nung maintindihan niya yun, nung umalis na si Jesus, yung kanyang mga naipon ay inubos niya pang tustos dun sa mga apostles. Kaya yun ang nangyayari pag nagkakaroon ng revival and reformation. Lahat ng mga kailangan ibigay ay pwede natin ibigay dahil naintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay, so ako po ay nag-Google ng mga talata sa Bible. Okay. Ako po ay nag-Google sa Bible ng mga talata, at ito po ang nakita ko, mga kaibigan. Ang sabi po dito, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Wow! Di po ba mahal tayo ng Diyos? Sa ating mga may experience, lalo na yung mga matatanda na sa pananampalataya, yung marami nang napagdaan ng mga pagsubok, nakikita natin, ang nag-a-uphold sa atin ay ang kamay ng Diyos. Dahil minsan, hindi natin na-explain. Wala na tayong ibang choice. Wala na tayong maasahan. Pero gumagawa ang Diyos ng mga paraan. Sa mga estudyante, meron din yan. Halimbawa, wala tayong time mag-aral. Pero gusto ng teacher talaga mag-quiz. Wala na tayong magawa. Nanalangin na lang tayo. Ang teacher, nagbabago ang isip. Bukas na lang tayo mag-quiz. Di ba? Yan yung mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. "I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Okay, sa may mga business, ang Diyos ang nagbibigay ng mga kliyente. Sa mga nagtatrabaho, ang Diyos ang nagbibigay ng employer. Romans 5:8, "But God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us." Ito ang pinakamatamis. Isa sa mga pinakamagandang talata na nababasa ko. Lalo na sa may mga maraming kasalanan. Pag wala tayong kasalanan, hindi natin ma-appreciate yan. Pero pag nakita natin ang ating kasalanan, sabi ni Isaiah, nung si Isaiah po ay prophet, Isaiah, sabi niya, "Woe unto you! Woe unto you!" Yung mga sinungaling, yung mga ganyan, yung mga magnanakaw. Kasi prophet siya. Pero nung nakita niya ang glory ng Diyos, sabi niya, "Woe is me! For I am a man of unclean lips who dwells with the people of unclean lips." So God is showing, while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe. And John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Ang usually ginagawa kong example po dyan, halimbawa, ako nagde-drive, tapos nakabangga ako ng kriminal, magnanakaw, dahil tumatakbo siya, at hinahabol siya ng pulis, nabangga ako. Siguro okay lang, kasi para mahuli siya. Pero pag ako nagde-drive, at nakabangga ako ng inosenteng tao, parang nakaka-konsensya, Pastor, no? Kaya ako, Pastor, dahan-dahan lang mag-drive. Kasi nagsasuffer siya dahil sa ating kasalanan. So, pag yung iba nga nagsasuffer na, pero ang si Jesus Christ, siya walang kasalanan, siya pa ang Diyos, pero nagsasuffer siya dahil sa ating kasalanan. Kaya nakakakonsensya ito. "For God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Minsan, mga kapatid, hindi natin maintindihan ang kaligtasan dahil masyadong komplikado, hindi natin maintindihan lahat.
Pero, wala naman tayong ibang choice. Bakit? Meron pa bang ibang bubuhay sa atin pag tayo ay namatay? Minsan, nung ako ay nagiging atheist ang pag-iisip, naisip ko rin yan. O nga, kung wala naman ibang makakabuhay sa akin pag ako'y namatay, so dapat maging Kristiyano lang ulit ako. Okay, totoo naman. Romans 8, ito pa po ang napakaganda. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Alam niyo po ba yung tribulation? Yung napakaraming pagsubok galing sa iba-ibang, siguro galing sa pamilya, galing sa trabaho, galing sa mga kaibigan, galing sa gobyerno, galing sa church, galing sa kung saan-saan. Or distress, or persecution, or famine. Sa aking buhay, mga kapatid, tinitingnan ko since ako ay elementary, yung binubuli, di ba sa school, binubuli? Bakit binubuli ako? Umiiyak ako, hindi na ako makapasok, umakit na lang ako dun sa puno ng, ano ba yun? Bayabas. Dun ako umiiyak hanggang makalimutan ko yung pagbubuli sa akin. Pero pag tinitingnan ko ngayon, after many, many years, napagpapasalamat ako sa pagbubuli sa akin dahil hindi ako basta-basta masaktan. Bakit? Eh, kumapal na yung aking, ano, kalyo. Kasi nung bata pa ako, marami nang nagbubuli sa akin. Kinakantsaw. Di ba? Sa elementary, mahilig magkantsaw-kantsaw. So lahat ng pagsubok pala, ay naka, eh, may sabi sa Bible, everything works for the good of those who love God and keep His commandments. Or persecution. Nako, itong isa pang topic na ni-research ko mga kapatid, sa Bible and sa Spirit of Prophecy. Benefits of persecution. Napakarami pala. Kung ako yung kaaway, hindi na lang ako mag-persecute. So, sobrang dami ng benefits ng persecution. Unang-una, it spreads the light. Pag pinersecute tayo, takbuhan. At kung saan tumakbo, dun ulit mag-preach. Yan ang nangyari sa mga nung Dark Ages, nung Reformation times. Pag pinipersecute ng church, dumadami. Mas lalo silang dumadami. Or famine, yung gutom, pagsubok lang yan. Pagsubok, pero pag may pagkain, okay lang. Kasi may famine, mag-reserve. Or nakedness, or danger, or sword. At it's written, for the sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors. So kahit na parang talong-talo na tayo na walang pag-asa, sabi sa Bible, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Conquerors, isang una lang, isa lang ang reason, because of God's love. Okay? For I am sure that neither death, kaya pala yung mga martyr, hindi natatakot, nor life, nor angels, kaya pala si Jesus Christ, kahit sinabihan ni Satanas, if you give me, if you bow to me, I will give you, ano, hindi na pe-persecutin, or life, nor angels, kahit fallen angels, hindi tayo matatakot sa mga fallen angels, kahit kay Satanas, hindi tayo matatakot, nor rulers, dito sa mundo, nor things present, nor things to come, nor powers. Yan, mga Illuminati, mga secret society, mga ganyan, akala nyo nakakatakot. Sabi sa Bible, hindi tayo matatakot. Nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ, which is in Jesus Christ our Lord. Okay, ano pa? 1 John 4:16, for we have come to know, to believe that the love that God has for us, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Naalala ko yung picture. Si Jesus Christ, may picture dito sa loob ng puso. Tapos, zoom in. Di ba? Pwede mag-zoom in dun sa cellphone pag ginanon nyo. Pag zoom in nyo si Jesus Christ, sa ganto ni Jesus Christ, nandun din yung picture nyo. Pag zoom in mo rin, yung picture mo, nandun din nyo sa puso si Jesus Christ. Kasi, sabi, I in you, and you in me. Okay. God abides in him. Ephesians 3:17. So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth. Grabe. Malawak! Ano na ngayon kinakanta natin sa AY? Deep and wide. Andiyan pala sa Bible yun. Deep and wide. And length. To know the love of Christ that surpasses all knowledge, that you may be filled with all the fullness
Oh God, wow. Yung tinitingnan ko yung all na surpasses all knowledge, na imagine ko lahat ng books dun sa AUP library. Lampas pa dun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. 1 John 4:10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Okay. So it is not about our love of God, but God's love for us and our reaction. John 15:3, greater love has no man than this, that someone lay down his life for his friends. Magtanong lang po ako, meron na po ba kayong experience na you really almost sacrifice your life just for somebody else? Halimbawa, malulunod or ano, or ni-rescue nyo or ni-nestling nyo dahil nakikipagsaksakan, mga ganun ba? Nasugatan po ba kayo? Ako meron akong experience. Ako ang nasugatan. Yung nire-rescue ko, hindi nasugatan. Pero I am proud nung sugat ko, Pastor. Kasi pakiramdam ko, parang naligtas ko yung tao. Doon ko na-realize si Jesus Christ, ay He laid down His life for His friend, for us. Psalm 118:6, the Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? Wow! Binabasa ko, mga kapatid, yung mga revival sa Bible. Pag sila yung mayabang, inaatake sila ng mga Amalekites, yung Amorites, Perizzites, yung mga kalaban ng Israelites. Tapos pag sila ay nagsisi, when they humble their hearts, lalo na yung king, pag sila ay nagsisi, dinidepensahan sila ng Panginoon. Isang beses, inaatake sila. Sabi nila, huwag kayong matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. There is more with us than with them daw. O nga naman, iniisip ko po, mas marami naman talaga tayong kakampi. Kasi yung fallen angels, ano lang yun? 1/3. Yung hindi fallen angels, 2/3. So, doble karami yung mas mababait na angel kaysa sa mas masasamang angel. Sigurado nang panalo tayo. Angels pa lang yun. Ay yung mga fallen words. Sabi ni Sister White, dito lang sa earth, tinikman yung fruit of knowledge of good and evil. Yung ibang fruit of knowledge of good and evil, sa ibang words na ginawa ng Diyos, hindi pa nalapitan at natingnan at nalapit at natikman. Tayo lang kasi yung matigas ang ulo. Sabi sa Bible, we are stiff-neck. We are stiff-neck people. The Lord is on our side. Pag tayo mayabang, pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok at persecution. Pero pag we humble ourselves, God comes to the rescue. I will not fear. What can man do to me? O nga naman, anong magagawa ng tao? Sinasabi ko po dun sa mga taong kailangan tumakas sa kanilang mga fraternity. Tao lang yan! Organization na yan. Pag namatay kayo, hindi naman kayong kayang buhayin yan. Di ba? O nga naman. Pero pag natakot tayo sa Diyos, kahit tayo ma-persecute, i-re-refund ng Diyos ang ating buhay. Parang unlimited. Kahit ubusin natin, meron pa rin. Okay. Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Wow! Bagay yan sa mga nababasted. Okay, nababrokenhearted. Ang sabi pa sa ibang verse sa Bible, the Lord is near to those who are brokenhearted. O, may naka-smile dyan sa likod. And kasi nakaka-relate tayo, di ba? Kaya kakanta tayo ng, He heals the brokenhearted, okay, and binds up their wounds. Okay, sabi sa Isaiah, ano? For with by His stripes we are healed. Okay, pag tayo nasusugatan, bakit gumagaling ating sugat? Sabi sa Bible, Jesus Christ binds up our wounds. Pag tayo naoperahan, bakit gumagaling ang sugat? Sabi diyan, Jesus Christ binds up the wounds. Okay, galing. Romans 8:31, What then shall we say? Kaya pag yung pa lang ano no, pag nagkasugat tayo at gumagaling. Thank you Lord. Sabi sa Bible, kayo ang nagpapagaling ng sugat. Wow. Ganda. Object lesson. What then? Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Ang mahalaga, kakampi natin ang Diyos.
Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. Yung mga taong hindi masyado matalino, madaling maghalit, madaling mainis. Pero yung mga leader na matataas ang posisyon, lalo na sa ating church, kahit atakihin ko ng atakihin, parang wala lang sa kanila. Because they are very, ano tawag dyan? Slow to anger. Oh, tignan niyo yung mga aso, hindi naman kayo magnanakaw, tinatahulan na kayo agad. Kasi kunti lang yung kanyang isip eh. But God is very merciful and slow to anger and abounding in steadfast love. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to him from far away, I have loved you with an everlasting love. Wow! Hindi natin masukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Parang yung dinadownload na hindi natatapos. Everlasting. Sabi, 1 hour remaining. Pagbalik mo ng 1 hour, 1 hour remaining pa rin. Pagkabalik mo ng 2 hours, 1 hour remaining pa rin. Ganun yung everlasting katagal. Hindi talaga matatapos forever. The Lord appeared to him from far, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Ang Diyos ang inventor ng love. That's why, sabi, love begets love. So we love God because God loves us. We are faithful to God because God is faithful to us. Kahit na tayo ay stiff-necked and forgetful. Ephesians 2:8, by grace, ito may favorite natin. You have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God. Isaiah 43:4-5, because you are precious in my eyes and honored. And I love you, I give men in return for you. Peoples in exchange of your life, fear not, I am with you, I will bring your offspring from the east and from the west, I will gather you. Okay, mga promises. Romans 5:3-5, more than that, we rejoice in our sufferings. Wow! In the future, o kahit ngayon kung may sufferings tayo, we rejoice in our sufferings. Knowing that suffering produces endurance. Kaya pala yung mga sufferings ko nung mga past years. Rejoice, we rejoice in our sufferings. Knowing that suffering produces endurance. Yung mga hindi sanay sa pagsubok, pag dumating yung malaking exam, nako, ayaw na mag-exam. Kaya may quiz na maliliit, pahirap ng pahirap. Si Judas, hindi kasi yun binigyan ng mga maliliit na exam. Kaya panalangin kayo ng persecution na lang o kaya ng exam. Di ba minsan ganun tayo mga estudyante? Sir, mag-quiz naman tayo kasi ang dami lang na lesson. Hindi namin alam kung naalala namin. Mga estudyante pa ako, minsan gumagano kami. Kaysa lalahat niya yung test sa dulo, ay parang ang hirap matapos at saka mapasado. Produces endurance and endurance produces character. And character produces hope. That's why yung maraming pagsubok, yung maraming kailangan magtrabaho ng manually, mas minsan mas maganda ang character, ang working attitude. Yung mga hindi masyado nahirapan sa buhay, parang ang titigas ng ulo. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. So suffering is also can be seen as God's love for us so that we will have endurance and character. The fires of affliction, sabi sa Bible, di ba? Dahil ang ating mga puso is very deceptive. The heart is deceitful above all things. Kaya kailangan ang ating mga puso at pag-iisip ilagay sa fire para matanggal ang impurities, ang fires of affliction, para maging tayo pure na gold. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Aha, very nice. Ang napakalakas ng kapangyarihan ng pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Minsan, ako'y natutulog, parang inaatake ako ng evil spirits. Tawag lang ako sa pangalan ng Diyos. Takbo ang evil spirits. Kaya minsan, tutulog ako sa ibabaw ng Bible. May mga lugar na ganyan, doon sa Manila. Minsan, nananaginip tayo. Na hinahabol tayo ng mga buaya. At saka kung ano-ano, pag maraming masyadong nakain. Marami tayong napapanaginipan na parang malalaglag na tayo sa impyerno.
Pero pag tumawag tayo sa ating kahit sa ating panaginip, pag tumawag tayo sa pangalan ng Diyos, biglang natatapos ang ating masamang panaginip. Oh, grabe. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ito, totoo. Yung mga nakikita kong mga pupuses ng demons sa Naga View, isa lang ang goal namin ng mga pastor at mga teacher na makatawag sila sa pangalan ni Jesus Christ. Pag nakatawag sila sa pangalan ni Jesus Christ, takbo ang evil spirit. Hindi dahil powerful ang evil spirit. Mas powerful ang pangalan ng Diyos. Makatawag ka lang sa pangalan ni Jesus Christ, takbo ang kaaway. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Meron pa pong isang napaka-powerful, yung baptism. Yung mga binibinyagan na ayaw lumubog dahil sa evil spirits, kahit na ilang pastor ang humihila pa ilalim, pag nailubog sila, wala nang demon possession. Ganyan kapangyarihan, kamakapangyarihan ang baptism. Kaya yung mga picture ni Pastor Bong na nagbabaptize, naaalala ko yung kapangyarihan ng baptism sa spiritual life ng mga tao. Ganyan, nawawala ang influence, talagang merong outpouring ng Holy Spirit sa baptism, either sometimes before or in the baptism or after, according to the examples in the Bible. 1 John 4:9, we love because He first loved us. So response pala ang love for God. We love because He first loved us. So pag in-expose natin yung love ng Diyos, ang mga tao ay magmamahal din sa Diyos. At pag mahal nila ang Diyos, if you love me, they will keep the commandments. Wow! So that is the key to revival and reformation. Dati mga kapatid, binabanatan ko lang ng law. Rules. Bawal to, bawal. Parang mahirap. Maraming nakasimangot. Sabi ko, subukan ko kayang love. Saan ang basis nun? Ayan. Because of God's love, we respond to His love and we obey because we love God. Diba? Pero, yung law, hindi naman yun mali. Because Psalm 19:7 says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Wow! Kaya pala tayo mga Seventh-day Adventists, ang hilig natin sa commandments. Hindi masama yun. Dahil ang law ng Panginoon ay nagko-convert ng soul. Kaya pala yung mga revivalist sa Bible, sa time ng Reformation, after nung Dark Ages, pag binasa nila ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, natural sa mga tao ang nako-convert. Kasi the law of the Lord converts the soul. Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Yan. Yung mga nasasaktan, emotionally, financially, ano pa, organizationally, politically, etc. Yung mga natatakot, mamatay, lahat naman tayo, walang gustong mamatay. Minsan, maraming pagsubok sa aking buhay, pinapanalangin ko sa Diyos, Lord, ayaw ko nung mabuhay, gusto ko nang mamatay. Pero alam ko, bawal magpakamatay, kaya kayo na lang ang kumuha sa aking buhay. So natulog ako mga kaibigan. At nanaginip akong namamatay na ako. Ang hirap pala ng namamatay, napanaginipan ko lang. Para kang tinatanggal, parang bumbilyang tinatanggal sa saksakan. Alam mong mamamatay ka. Natatakot ako, kaya pala si Jesus Christ, kahit alam niyang mabubuhay siya, ayaw niya pa rin mamatay. Sabi niya, if possible, this cup will, hindi ako magdi-drink ng this cup. But your will be done, not my will. Kahit mismo si Jesus Christ, ayaw niyang mamatay. Kasi death is separation from God. So nanaginip ako mga kapatid na parang namamatay na ako. Hindi ko alam, para akong nalalaglag sa napakalalim ng balon na itim, na ang dilim-dilim na walang makita at saka walang dulo. Nung malalaglag na ako, Lord, save me! Tapos tatawa-tawa ako nung naginip, nagising ako kasi akala ko ba gusto ko mamatay. Tapos pag malalaglag ka na dun sa balon, magpaparescue ka. Minsan, kung ano-anong pinapanalangin natin, nakakatawa pala yung ating panalangin. Okay. For the former things have passed away. Isaiah 53,
Ito maganda to. But he was wounded for our transgressions. Ayan, pag tayo nasusugatan, si Jesus Christ, ako nasugatan ako dahil nagbubuhat ng gamit ng mga theologian na namatay yung tatay. Okay lang, kasi I was doing good, di ba? But Jesus Christ was wounded for our transgressions. Nakakahiya. Siya ang nasugatan dahil sa kasalanan natin. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. Dapat tayo ang pinapunish. Pero dahil si Jesus Christ ang napunish, kaya tayo ay nanunood na lang. Parang nakaka-konsensya po. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed. Okay. Psalm 62:8, trust in Him in all times, O people. Pour out your heart before Him. Ganda. Pag meron tayong mga problem, pour out your heart upon Him. Pag meron tayong mga request, pour out your heart upon God. God is a refuge for us. Yung refuge, halimbawa, bumabagyo ng napakalakas, tapos pumasok kayo sa isang building na hindi nagigiba. Yan yung refuge. O kaya yung gera, tapos pumasok kayo sa kuweba na hindi kayo mahanap ng kalaban. Yan yung refuge. Psalm 62:7, on God rest my salvation and my glory. Totoo nga naman, mga kaibigan, no? Wala tayong pag-asa sa ating sarili. Ang Diyos lang ang ating pag-asa sa ating kaligtasan. And my glory. Ang ating buhay, puro hindi magaganda ang nasa ating buhay. My mighty rock, my refuge is God. Sa aking experience recently, feeling ko lang po, ako ay pinipersecute. Tapos parang lahat nakalaban. Pati yung aking taguan dati, malapit na nilang matanggal. Yung aking taguan, parang may bao, dun ako nakatago lagi. Malapit nang matanggal, na-realize ko, yung nagpo-provide sa akin ng bao, hindi yung refuge ko yung bao. Ang Diyos ang nagbubigay ng bao. So pag matanggal nila yun, bibigyan ako ng Diyos. Kung ako ay nasa tamang relasyon sa Diyos, God is my refuge and strength. Hindi yung posisyon, hindi yung galing, hindi yung talino, hindi yun ang aking protection. Ang Diyos ang nagbibigay ng galing, ang Diyos ang nagbibigay ng ganto, ang Diyos nagbibigay ng mga bagay na inaakala natin, ano natin, yung protection natin, yung pera, ang Diyos ang nagbibigay niyan. Kahit mawala yung pera, ang Diyos pa rin ang makakapagbigay. So hindi yung pera, hindi yung posisyon, hindi yung mga politics, ang refuge natin, ang Diyos ang nagbibigay ng mga yan. Minsan lang kasi naisip natin, yun yung protection natin eh. Pero pag dumating ang pagsubok, sa vision ni Sister White, yung narrow road na papunta sa langit, pakitid ng pakitid, darating yung panahon na wala tayong maaasahang human support. Talagang yung tali lang na faith sa ating Diyos ang ating pwedeng hawakan. Ang maganda nun, ang sabi din sa vision ni Sister White, pakitid, pagpakitid ng pakitid yung daan, yung tali, palaki ng palaki. Oo. Oh, hanggang ang laki-laki na ng tali, pwede nating yakapin at kahit walang daan, dun tayo nakahang sa faith. Faith na lang, walang earthly support. Yun yung sasakyan natin papunta dun sa kabila, dun sa magandang lugar. According to the vision of Sister White. Isaiah 49:16, behold, I have engraved you on the palms of my hands, your walls are continually before me. So this is a very personal relationship with Jesus Christ. Psalm 139:14, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Wow! Nanalangin po ba kayo na kayo ay mabuhay nung kayo ay hindi pa pinanganak? Siyempre hindi. Hindi nyo pa nga alam eh. Pero, binigyan kayo ng magulang. Binigyan tayo ng, nung tayo pinanganak, meron ng tubig, meron ng ilaw, may kuryente na, meron ng gatas, meron ng nanay, meron ng tatay. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, talagang totoong mahal tayo ng Diyos. He provided everything. Maraming binibigay ang Diyos sa atin na hindi man lang natin na-imagine hingiin. Nandyan na lang yan nung tayo'y dumating. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya pag umulan, thank you Lord sa ulan. Pag may tubig, praise the Lord sa tubig. Pag may hangin, bigay talaga ng Diyos yan.
Habang sinisikatan pa tayo ng araw, meron pang panahon, magsisi. My soul knows it very well. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Okay. Psalm 103:13, as a father shows compassion to his children, so our Lord shows compassion to those who fear him. Yung mga tatay dito sa audience, naiintindihan niyo po ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Kahit ano ang mangyari, anak niyo pa rin yan at proprotektahan niyo pa rin yan. Ganyan ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya pag tayo nanalang, our Father which art in heaven. Kahit ano mangyari, anak pa rin tayo ng Diyos. We are His creation. Galing tayo sa Kanya. Kaya meron paternal relationship. Parang yung isa naming yung PYC, yung pupuntahan nun. Ang nag-founder nun, si Pastor Orbe, nung nasa AUP pa siya. Kami-kami nag-start. Kaya kahit nasa NPUC na siya, kahit nandun siya sa Hope Channel ng North Philippine Conference, wala kaming takot na pag-coverage ng camera. Kasi alam namin, kahit na matagal na namin siyang hindi nakakausap o ano, pag lumapit kami sa kanya, tinuturing niya yung organization, yung conference na anak niya. Dahil siya yung founder. Parang ganun ang Diyos sa atin. He is our Father. 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become righteous of God. Okay. So nagpalit, yung walang kasalanan, siya na lang yung may kasalanan, upang tayo ay maging banal. Grabe ano? Parang, pag binigyan tayo ng kotse, halimbawa yung kotse ni ano, halimbawa binigyan kayo ng kotse ng tatay niya, ba, ganda yun. Kotse lang yun. Pero pag binigyan kayo ng Diyos ng kabanalan, ay, grabe yun. Pero niya natin, ang dami-dami nating kasalanan, tapos bibigyan tayo ng kabanalan, parang halimbawa may kotse ako, binangga ko. Tapos, yung banggang kotse, kinuha ng tatay ko, pinalitan niya ng walang gas-gas na kotse. Parang ganun. Yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus Christ, tapos pinapalitan niya ng righteousness niya. Kung tatanggapin natin, yung ganun ang nangyayari sa salvation. He made him to be sin who knew no sin, so that we might become righteous. John 1:12, for to all who did receive him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Wow! Kaya ito ang mission natin. We have to share the good news. Kasi pag ating na-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi pwedeng hindi tayo mag-share. Kasi parang nakatagpo ka ng tubig na maraming tubig. Ano ba? Marami tayong kaibigan. Lahat tayo nauuhaw sa disyerto. Tapos sa inyong paglalakad, may tubig pala doon ng dami. Siyempre, uminom ka ng tubig kasi uhaw na ako ka. Hindi mo nang naubos yun. Alam nga na, akin lang to, akin lang to. Eh, ang dami nun. Hindi maubos. Siyempre, sabihin mo sa lahat ng kasama, may tubig dito. So, parang ganyan po ang kaligtasan. Pag naintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos, hindi tayo pwedeng tumahimik. Gusto nating i-share sa iba. He gave the right to become children of God. Ang isa pang nakikita po sa lahat ng revival sa Bible and sa SOP and sa Great Controversy na book at saka sa time ng Reformation, pag nagbasa sila ng Bible, nag-humble ng kanilang hearts, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagsumunod. Siyempre, pag nagbasa ka at tinawagan ka ng Diyos, ng Holy Spirit na magsisi at sumunod sa mga utos ng Diyos, ang susunod ay mag-witness ka. Isishare, sinishare nila yung kanilang nabasa. Natural na nangyayari yan. Sila Luther, pag nakabasa sila ng ganun, gusto nilang ishare sa iba. Yung sa Acts, sa Apostles, pag nakabasa sila, when they are converted, nagsishare sila. So, ganun po ang ating gagawin na program. We'll look at God, and then we will look on how the people were revived in the Bible. Ano yung mga kasalanan na pinagsisihan nila? Ano yung nabasa nila sa Bible na nagsisi sila? Ano yung nangyari sa kanilang, paano sila nagsisi? At saka ano yung kanilang ginawa para mapagsisihan yung mga kanilang na kasalanan? I am the door, if anyone enters, okay. I come that they might have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Wow. Punong-puno ang Bible ng
love ng Diyos. Romans 8:28, for we know that those who love God, all things work together for good. Wow! Kahit hindi natin maintindihan, sabi sa Bible, all things work together for good. Sige lang, tingnan natin sa dulo ng panahon, pag malinaw ng ating paningin sa big picture, nakikita natin na really all things work together for good for those who are called according to His purpose. How can we be called? Sabihin natin, Lord, please call me. Ask and it shall be given. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Free. Eternal na. Free pa. Grabe. Nasa Thailand kami. No? Kasi missionary din yung aking mga parents. Yung mother ko, marunong magbasa ng Thai. Pero ang alam niya lang basahin, free. Kasi pag may free sa supermarket, free, free, free. And dun siya pumupunta, may free. Free! Ha? Pag kaya nung nakita ko yung free, aha, free! Diba? Pag may free, yun na-attract natin kasi walang bayad. Hindi lang free, eternal pa. Minsan free kasi konti lang, taste lang. Eh ito, eternal life. Eternal life. Alam niyo mga kaibigan, hindi niyo ma-appreciate ang life. Kung gusto niyo ma-appreciate ang life, magtambay kayo dun sa may emergency room. Minsan nakaupo ako dun sa may AOP clinic, dun sa may entrance ng emergency room. Ang daming bubuhatin! Lalo na nung bagong pasimento pa lang yung daan sa Santa Rosa, Tagaytay, yung mga tao, hindi pa sila sanay sa culture na mabibilis pa lang sakyan. Ang daming nababangga every week. May nababangga. At pag nagtambay ka lang doon sa AER, ang daming bubuhatin. Kahit nakatambay ka lang, hindi ka naman pwede tumulong. Ay, hindi tumulong kasi kawawa naman. Eternal life in Jesus Christ our Lord. Yung aking kaibigan ay nirush ko sa hospital nung isang Sabado ng gabi. Tapos pagka Lunes, inoperahan sa ito, gallstone. Tapos kahapon na naman, kahapon ba? Nang tanghali. Tumawag ulit. Sabi niya, pre, padala naman sa clinic. Biglang sumakit yung ano. Sabi, takbo ako. Susubo pa lang ako ng tanghalian. Pag ganyan pa lang yung kutsara ko, nandiyan na yung ano. Pag papadrive daw, binaba ko yung aking drenide ko siya sa clinic. Sabi niya, mas masakit pa ito kaysa dun sa bago ako magpa-opera. Ang mahal pala nun, mga 140,000. Mabuti na lang yung asawa niya may card. Halos libre. Pero kahit pala may card at libre, yung sakit, sakit pa rin yun. Masakit pa rin. Nakikita ko sa mukha niya. Kahit na pala libre magpa-opera. Masakit pa rin mga kaibigan. Sakit pa rin kasi nakikita ko, namutla talaga siya mga kapatid eh. Drenay ko siya, pabalik. Kasi kumain daw siya ng peace at saka natulog, humiga na siya. Sabi ko baka, ano kasi naka-clip daw yun. Baka natanggal daw yung clip. Sabi ko, wag kang humiga. Tumayo ka para yung kung butas man yan, kunti lang yung makakalat. Tapos tayo mo yung paano, tapos bilis lang yung takbo. Yelong-yelo na siya. Yan, no? Eternal life. Hindi niyo ma-appreciate yung life kung hindi niyo makikita yung paghihirap sa hospital. Talagang ang daming ginagastos. Kaya pala siya hindi nagpa-opera ng Sabado. Puno yung hospital. Ibig sabihin, ang daming nangangarap mabuhay pa ng matagal-tagal. Pero yan, eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya pala napakarami ng mga hospital at mga puno ang mga hospital. Ito, free! Hindi 150,000 na operation, free! At saka eternal life. Kahit operahan ng operahan yung tayo, mamamatay din tayo. Pero pag sinabi mong eternal life, hindi talaga mga compute. Okay, baka maging eternal din yung sermon. Isaiah 41:13, for I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Wow. So we can hold, cling on to God's hand. Hebrews 13:5, keep your life free from love of money. Oh, and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Wow. So hindi pala tayo mag-worry. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me except the Father through me. Okay. Steadfast love never ceases. The Lord
The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Kaya kahit yung pinakamasamang makasalanan, pag nagsisi, next second, wala na siyang kasalanan. Grabe. Minsan, may mga nagkasala na mga matataas ang posisyon dun sa amin. Pero naalala ko yung sinasabi sa Bible, "Do your sins be as scarlet, this shall make them as white as snow." Kaya pala si Moses, nakapatay siya, siya ang nagkakarga ng Ten Commandments na may nakasulat, "Thou shalt not kill." Oh, galing. Tsaka si Pablo na maraming pinapatay, siya ang nagsusulat ng almost half, about half of the New Testament. Tsaka si Mary Magdalene, na masama ang kanyang background, siya ang unang nakakita sa nabuhay na si Jesus Christ. Isa sa mga unang nakakita. "They are very new every morning. Great is your faithfulness. His mercies never come to an end. Lord, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient to you, not wishing that any should perish." Alam niyo mga kapatid kung bakit may parang delay ang pagdating ni Jesus Christ ng bridegroom? Dahil hinihintay pa tayo na magsisi. Marami pang hinihintay ang Diyos ng mga anak niya na makalaman ng pabalita at magbalik loob sa Kanya. "Not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Pag iniisip ko yung aking mga mali, sabi ko, ang tagal-tagal ko ng mali, yun ah. Ang ibig sabihin, ang Diyos talaga ay napaka-mapasensya. Ang sabi sa Bible, "Where sin abounds, grace abounds more." Oh, magandang example to. Halimbawa mga kapatid, merong hugasan na pinggan na ganyang kataas. Madudumi yung pinggan. Tapos meron ding, ano bang pang dishwashing nyo dito? Aksyon. Ano yun? Kung ano man yun. Meron kayong joy na ganyan ding kalaki. Ah, di kayang-kaya niyang hugasan yung ganyang kalaking pinggan, di ba? Kung meron kayong labahan na kasing tambak nitong ganto, ganyan karaming tambak. Tapos meron din kayo isang tambak ng Tide, ganyan din kalaki. Ay, kayang-kayang labahan, di ba? Pareho lang yun. Pero kung mas malaki yung tambak nyo ng Tide, walang problema. Kayang-kaya. Yan ang sinasabi sa Bible, "Where sin abounds," yung maduduming mga damit, yung maduduming mga labahan, yung maduduming pinggan, mas marami pa yung panglinis. "Where sin abounds, grace abounds more." So pag dumami yung tambak, mas marami lagi yung panglinis ng Diyos sa kasalanan. Grabe. Bakit may ayaw pa magsisi kung mas marami naman yung panglinis? At saka ang sabi sa Bible, "To your sins be as scarlet, I will make them as white as snow." Kung malalaman natin na sigurado ang kapatawaran sa kasalanan, wala tayong takot na malaman ng ating kasalanan. Di ba mga kapatid? Kung sigurado, kung kakampi mo yung judge, wala kang takot. Sabihin mo, "Judge, sorry talaga, mali ako. Sige, sige, ako bahala sa'yo." Wala kang takot. Ganun ang ating Panginoon. Siya ang judge, siya pa ang lawyer. Siya ang magpapatawad. At kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan. Kaya pala yung mga tao sa Bible at saka sa Reformers, hindi sila natakot magkumpisal sa Diyos ng kasalanan dahil sigurado napapatawarin tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Wow! Okay. Meron akong kaibigan na nagkamali. Pero yung pastor namin, kaibigan namin, bago pa siya mahuli, sinabi niya na rin sa aming pastor, sabi ng pastor, "Ganto, gawin mo, ganto. Mag-voluntary ka na ganto, ganto, ganto." So, ganun ginawa niya. Hindi na siya nagpahuli. Inunahan niyang i-execute yung punishment niya sa sarili niya, yung kailangan gawin para maayos yung kanyang kasalanan, bago pa siya mahuli. So, ganyan. Not wishing, pag sigurado ka sa kapatawaran, hindi tayo matatakot malaman ang ating kasalanan. "But that all should reach repentance." Wow. Psalm 63:3, "Because your steadfast love is better than life." Wow. Kaya pala yung mga tao, sila Martin Luther, mas minahal nila ang katotohanan kaysa sa kanilang buhay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Kasi nga naman, kung ang Diyos ay kaya naman magbigay ng buhay, di ba? Ang buhay, kaya ba magawa ng Diyos? Eh parang mabaliktad yata. Kaya mas mahalaga yung pinanggagalingan ng buhay kaysa buhay.
Kasi pag pinahalaga mo, pinanggagalingan ng buhay, kung mawala yung buhay mo ngayon, dali lang yan gumawa ng buhay ulit. Bigyan ka ulit ng buhay. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Okay. Hindi makakapagpigil ang pagkanta ng praise the Lord. Matthew 28:20, teaching them to observe all that I have commanded you, and I am with you always to the end of the age. Yan. Kaya natin tinuturo lahat ng mga bagay na nasa Bible as a church because we love the commandments. Our love for God makes us obey the commandments. And behold, I am with you always. There is a promise. Pag tinuturo natin lahat, God will be with us to the end of the world. Wow! John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life. Woho! Hindi lang puro love para ito. Pag tinanggal mo ang love, tinanggal mo ang Diyos sa iyong buhay, parang ilaw na tinanggal sa saksakan. Pinatay niyo ba yung ilaw pag tinanggal sa saksakan? Namatay lang sa sarili. Sa amin, Meralco. Pinatay ba ng Meralco yung ilaw pag binunot mo? Yung may-ari ng ilaw ang bumunot sa ilaw. So pag lumayo tayo sa Diyos, natural ang life ay humihina din or madi-discharge ang battery. Mamamatay din yan later. Parang cellphone, pag tinanggal na si charger, hindi yan tatagal ng matagal. Mamamatay yan pag hindi ni-recharge. Whoever does not obey the Son, shall not see life. But the wrath of God remains on him. Okay, may kapalit pala. Psalm 27:1-14. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Si David kasi marami experience sa gera. Nung siya pa at saka si Saul at saka yung mga kalaban ng Israel, of whom shall I be afraid? When evildoers assail me, simula pa kay Goliath, simula pa dun sa bear, dun sa lion. Pero talagang malakas si David. Ano? Bilin nyo na patay niya yung lion ng bear hands. Whom shall I be afraid? Pero kahit na malakas siya, the Lord is his stronghold. Hindi siya mayabang. Sinasabi niya na the Lord is his strength and his life. Very nice attitude. When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing I have asked of the Lord. Ang ganda nito! That I will seek after. Kaya pala yung mga DVD na galing, video galing sa General Conference, seeking God, seeking God, seeking God, seeking God. 10 sermon na puro seeking God. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ito, natutuwa ako mga kapatid na nabasa ko ito. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hindi lang pala ako ang nag-iisang nangangarap makarating sa langit. At ang gagawin ko sa langit, pupunta ako dun kung pwede lang. Pupunta ako dun sa may malapit kung saan yung trono ng Diyos. Makikinig lang ako kung anong nangyari. Kasi yung teacher namin na magaling, pag may kausap sa telephone sa loob ng klase, nakikinig kayo, anong pinag-uusapan nila, sir? Kasi marami kaming natutunan sa mga business transactions niya. Pero ang Diyos ay mas matalino pa, mas magaling. Kaya tayo nagbabayad ng mga conferences, ng mga seminar, dahil gusto natin matuto ng mga katalinuhan. Pero ang Diyos ang nag-imbento ng lahat ng mga bagay. Kaya pala si David, gusto niyang malapit lang siya dun sa house of the Lord all the days of my life. Gusto niyang marinig kung anong nangyari. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Wow! Lahat ng pwede natin itanong, pwede natin malaman, dahil sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. For He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me high upon the rock. Ito pa, love is patient, love is kind, does not envy or boast, it is not arrogant. The Lord your God is in your midst. Nako,
Tinitingnan ko yung scroll bar, wala pa palang kalahati ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, hindi talaga matapos-tapos. Hindi talaga matapos-tapos. Gusto ko lang siguraduhin na naiintindihan natin ng lubus-lubusan ang pag-ibig natin ng Diyos sa atin para pag binanatan ko na kayo, eh, madaling sumunod. Kasi pag naiintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, walang mahirap kahit anong iutos niya sa atin. Basta, siyempre, pag nababasa natin dito sa Biblia. He will exult over you with loud singing. He will quiet you by His love. Itong week na to, talaga mga kapatid, binabasa ko lahat kasi napakabigat ng assignment ni Pastor Bong sa akin. Revival and Reformation, apat daw na church. Na-sermon ko na lahat ng sermon ko dun. Wala na akong ibang sermon. So, kailangan kong basahin lahat ng Revival and Reformation sa Bible, basahin lahat ng Revival and Reformation sa SOP. Tapos, manalangin ng manalangin ng manalangin dahil kahit nang magbasa tayo ng magbasa, walang mangyayari dahil ang Holy Spirit ang nagko-convict sa mga tao. Ang Holy Spirit ang nag-transform sa mga puso ng mga tao. Wala rin tayong magawa, pero kailangan natin mag-aral. So, napagod na ako ka-aral. Di ba minsan, pag ilang araw na kayo nagbabasa, halos hindi na pumapasok yung binabasa niyo sa kanya, yung utak. Nanalangin na lang ako. At the Lord quieted me by His love. Kino-comfort ako ng Diyos. Ganto na lang gawin mo para madali. Ganto, ganto. Ah, okay, okay. So, God is very good, very kind. And all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Matigas talaga ang ulo natin. May ginawa ang Diyos na prescribed way, pero kung saan-saan tayo dumadaan. The Lord made it simple, but man has made it complicated. Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Pag tayo ay nagugulumihanan na sa ating mga challenges sa buhay, surrender natin sa ating Panginoon, and Jesus Christ will exchange yoke. Take my yoke and learn from me. I am gentle and you will find rest for your soul. By this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Wow. Okay. We become sons of God. Ano pa ba nandiyan? Revelation 3:22. I will come into Him and eat with Him and He with me. If anyone hears my voice and open, Jesus Christ will come in. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Wow! Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. May nagsabi sa akin na, Pastor, lahat ng panalangin natin na for our fee of spiritual life, yes, lahat ang sagot ng Diyos. Kaya kung gusto niyong lahat sagutin ng Diyos ang inyong panalangin, manalangin kayo ng para sa kabubuti ng inyong spiritual life. Sigurado tayo dyan, yes, ang sagot ng Diyos lahat. Every spiritual blessing in the heavenly places. Ayan ang sinasabi ko. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Kaya kahit aralin natin, aralin ang Revival and Reformation, we have to pray that God will draw people to Jesus Christ. Jesus Christ ang nakakadraw. Unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Yan. Maganda. Okay, yan yung mga na-punishment at nakabalik sila. Exile. Okay, mga kapatid, tayo ay magsishift na ngayon sa kabilang... meron pa palang program dito. So yun, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi matapos. Tingnan nyo lang yung scroll bar. Wala pang kalahati.
Lahat yan may sariling sermon. At alam ko rin sa inyong mga buhay, mga kapatid, ang dami rin yung experience ng pagmamahal ng Diyos. Gusto ko lang po ma-review sa atin yung lahat ng magagandang ginawa ng Diyos dahil kailangan talaga yan sa revival and reformation. Yung reaction natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pag naintindihan natin, walang mahirap na pinapagawa. At actually, excited pa tayo na what does God require of me? Di ba? Pag nalaman natin na mahal tayo ng Diyos, Lord, anong pwede kong maigawa, maitulong? Di ba? Yun yung ating response. What? Anong pwede kong magawa? Dahil sa lahat ng pag-ibig niyo sa atin. Yun ang message po tungkol sa first session. Meron pong special song daw. Yan. Okay, si Sister Jessamy Grace Rada. Okay. Ininaan ko yata yung... pang gusto niya. Mga 30 minutes lang po. Pwede na natin parang... Antok na po. Ha? Antok na po sila. Parang kuha na sila. Gusto na mamahinga. Ah, sige po. So, yun. Ikuha natin sa umaga. Ah, sige po. He promises that he would be your counselor. A mighty God and brings a He would love us with a love.